Hi, hello. Welcome sa 5th generation Abby Shop. Testing tayo ng unit. And shoutout po kay Engineer Ronel of Bicol, Albay Bicol. Okay. Shoutout po sa inyo diyan, Engineer Ronel. Okay, this is your unit po, the Glock 34 4 series silver slide black frame. Okay, comes with the green gas tank. Number 12 standard power. So you can also use the number 14, sir. Green gas number 14, pwede naman po 'yun. Nga lang wala tayong stock pa sa ngayon ng number 14. So ang kasama po sa unit ay number 12. And yung BBs, much recommended po ay 0.25 na sa middle lang tayo, sir. Kasi pag 0.30 naman ang gagamitin natin or 0.28, 0.30 masyado mabigat. 0.28 pwede pa, sir. Okay? So, nasa middle tayo, 0.25. Between that 0.20 naman, masyadong magaan. Tsaka 0.23 para sa unit nyo. Kasi long barrel po ang Glock 34. Okay? So, ito po yung mga kasama. 25 na po yung isasama namin, sir. 0.25. And ito yung box, sir, ng unit. Ayan. 34. Black frame. Silver slide. WE made in Taiwan. Okay, buksan na natin. So, ito po yung owner's manual. And then comes with the box strap and the pin. So, pakita ko lang sa inyo kung saan kinakabit yung box strap. Ayan, dito sa likod po ng grip. Ayan, ganyan po siya. Okay, so kung gusto nyo pong ikabit, yung pin po, tatanggalin nyo po yung pin na naka-install dyan. Mas maiksi po kasi yan. So, bali, ang ipapalit nyo po, itong mas mahaba. Okay, madali lang naman po siya tanggalin. Sundutin nyo lang po. Ayan, magiging ganyan po ang itsura ng grip. Okay. So, this is the Glock 34 by WE 4 series or the F series model. Okay, this is the customized design. So, kukompare natin siya sa Glock 34 na G series. So, meron ako ditong Glock 34 na G series, all black. Ayan. Same lang yung haba ng barrel. Ayan. Same lang sila. Yung haba ng barrel, same. Nga lang, yung sa 4 series, medyo matulis yung dulo. Ayan, medyo matulis yung dulo. Ang pagkakaiba naman nila sa sight, yung sa 4 series, naka-fiber optic sight na siya. Ayan, fiber optic sight. Sa G series, hindi pa. Ayan. Ayan yung sa 4 series, fiber optic. Ngayon, may design din ang 4 series sa back, yung back plate niya, naka Punisher skull na. Punisher skull sa back plate, sa G series wala. Ayan. So ayun yung pagkakaiba. Pero same lang yung haba, pati yung grip parehas lang. Sa 4 series naman, ayan, naka magwell na. Then naka stippled grip na rin yung naka stippling na rin yung grip. Sa G series hindi. Standard design. Yan. Tapos yung trigger safety ng 4 series, yan, red na. Sa G series, all black. Yan yung kaibahan. Tapos, pare silang ported yung barrel, yung slide. Pare yung may cut. Sa GC, sa 4 series, yung cut, may cut din sa gilid. Sa G-series, wala. So, ayan yung kaibahan. Ayan. This one is the F-series or the 4-series. And this one is the Generation Series or the G-series. Ayan yung model. Yun yung kaibahan. Ito yung standard design. Ito naman yung customized design ng Glock. So, ang F-series or 4-series, yun po yung customized design ng Glock. Para kang bumili ng barrel na standard, usually standard, tapos pina-customize mo. Out of the box, sa WE, meron na siyang customized design ng Glock. So, yan yung kaibahan, sir.
sa G series. Kaya po tinatawag na G series is generation series. And ito naman F series or Force series. Okay? So yun lang naman po, sa design lang naman po nagkakaiba. Ayan. Okay? So sa magazine naman, sa magazine ng 4 series, mas malapad yung mag base. Sa G series, ano, maliit yung mag base. So, ayun, meron din po kakaiba sa mag base. Doon napapalitan din naman tong mag base. Ayun, natatanggal 'to, napapalitan siya ng mag base. Okay? So, ngayon sir, i-test natin chronograph. Titingnan natin kung ilang EPS. Okay. Okay, Sir Engineer Ronel of Albay Bicol. Test natin yung EPS. Okay, by the way, sa Glock pala sir, no? Pangalawang order na to ni sir, no? Yung una, high kappa. Okay, sa Glock pala sir, kailangan. So, sa 4 series, maganda naman siya kasi naka-magwell. Sa mga G series lang, kailangan lang talagang lakasan yung pagsalpak. Pero dito to sa 4 series, okay lang naman, maglalock naman siya agad kasi naka-magwell siya eh. And sa mga Glock, usually kasi kailangan lang lakasan yung pag-insert. Pero dito okay lang kasi naka-magwell siya eh. Yan, maglalock naman siya agad yan, ganyan. Lalock siya agad. Okay. So, testing natin, 4 series, Glock 34, unit of Sir Engineer Ronel. Okay. Teka, ayos lang natin yung setup. Ayan. Ayan, okay. So, testing. Nakas ako na pala. Okay. So, tingnan natin. Ang ilang EPS. Firing. 380.8. Lakas talaga. Lakas talaga ang Glock 34. Pumapalo ng 380. Ayan, sir. 380.8. Okay. Malakas. Malakas ang unit. Glock, kahit yung Glock 34 na G-series, pumapalo din ng mga ganun. 370, 380. Isa pa. Yun, 380 pa din. Consistent. Hindi nagbabago. 380.8. Okay, nakadalawang, ano na tayo, dalawang testing. 380.8. So, ang ganda. Hindi nagbabago yung EPS. 380.8. Okay? So, nag-open chamber na dahil nga dalawa lang yung nilagay kong BBs. Release ko lang yung magazine muna. For safety, always release the magazine, sir. Then, ito, yung tip nyo, isa sa mga tip na ibibigay ko po sa inyo, huwag nyo pong gagamitin to. Itong slide release, ito po. Okay? Kasi pag ito pong ginagamit nyo, parang ganito po. Yan. So, kung katagalan, itong notch, yan, may notch po kasi yan dyan, yan, stopper, may stopper yan sa likod eh, sa likod ng slide. Napupudpud po yun pag ganun palagi ang ginagawa. So, maganda dyan, pag nag-open chamber, ayan, release nyo muna yung magazine, tapos, hatakin nyo lang po. Kasi may spring naman yan, bumababa po yan. Hatakin nyo yung slide. Ayan, diba? Pansin nyo po, bumababa yung slide release, then, tsaka nyo po, bibitawan. Ayan, para wala silang point of contact, di sila, kumbaga hindi sila magkikis-kisan, hindi mapupudpod yung notch ng slide, yung pinaka-stopper nun sa likod. Kasi pag napudpud po yun, sir, ang tendency, hindi na siya mag-open chamber, hindi na maglalock. Pag wala ng bala. Kaya maraming factor din kung bakit hindi siya maglalock. Pwede rin sa spring. Kaya dito sa magazine, eto, sir, ang recommended ko lang na load, at least half. Kung this is 24, at least 12 lang para yung spring, maingatan natin bago pa lang, hindi siya compress
pag laging compress, mas stress yung spring, lalambot, yun, pwede rin hindi mag-open chamber kasi hindi niya na kayang itulak yung slide release, malambot na siya eh. Yung follower, hindi na kayang itulak yung slide release. So, maraming factor, sir. Pero kung gusto nyo naman, kung nagko-compete kayo, sari kayo sa competition, pwede nyo palagyan ng buffer. Okay? Pwede nyo palagyan ng recoil buffer sa likod, sa recoil buffer, dun sa may rad pool, lalagay yun. Yung recoil buffer. Okay? So, ngayon, proceed tayo sa shooting test. Okay. Engineer Ronel, testing tayo, shooting test ng inyong unit, Glock 34 4 series or the Glock 34 F series by WE. Okay, firing. Ubusin lang natin yung bala hanggang sa mag-open chamber. Yun. Then release the magazine. Ano to, sir? Drop mag po. So pwedeng mahulog lang siya pag finish mo yung mag-release. Yan. And then yung tinuro ko po sa inyo kanina, sir, hatakin niyo lang yung slide. Okay? Okay na po, sir, ang inyong unit, the Glock 34 F series bound to Albay. Okay, if you have more question, message lang sa aming Facebook page, 5th Generation Hobby Shop. Thank you, sir, and have a nice day.